Paano mo nga ba mapapa-attract ang isang tao habang natutulog ka sa gabi? Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. At sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala at gusto mag-try. So ngayon, ituturo ko sa inyo paano ninyo mapapa-attract ang isang tao habang natutulog kayo sa gabi. Kung ikaw ay isa sa may mga nagugustuhan o ikaw may isang nagugustuhang babae o lalaki na matagal ka nang hindi pinapansin, gusto mo ba na ma-attract siya sa inyo at mapansin ka niya? Dahil minsan tayo ay hindi tayo napapansin or napapansin tayo ng ating mga matagal nang nagugustuhan, ngunit ito ay pakipot or di kaya'y sobrang manhid lang talaga or di kaya'y walang gusto sa inyo. So dito pwede ninyo or pwede kayo magugustuhan ng taong nagugustuhan nyo rin. Ito ay pwedeng gawin sa babae to babae and lalaki to lalaki. Pwede rin ito sa magkalapit at magka-LDR. So, kailangan lang natin dito ng ating pag-focus and kailangan lang din natin dito ng ating gagamitin upang ma-attract sila sa atin. At magugustuhan nila tayo habang or na hindi nila namamalayan. Dahil minsan, napakahirap na tayo lang yung nagkakagusto sa isang tao ngunit tayo ay hindi nagugustuhan or nagugustuhan tayo ngunit may iba din itong gusto. So sobrang napakahirap ang sitwasyon kapag ganun ang sitwasyon. So kailangan natin dito ng materialis sa ating gagamitin upang ma-attract natin ang kahit sino or kahit hindi mo pa ito karelasyon or karelasyon mo na or di kaya'y ex mo, pwede mo itong gamitin para sa kanya upang ma-attract siyang muli. So, kung ex mo, ay pwede mo siyang gawa nito. Kung gusto mo ma-attract siyang muli, ay pwedeng pwede po. At ayun, sa inyo namang karelasyon na gusto mong mas lalo pa siyang ma-attract sa inyo. So, sa materials na ating gagamitin dito is kailangan lamang natin dito ng isang papel at kailangan din natin dito ng panulat. So, ito lamang ang ating kakailanganin sa paggawa natin dito. So, sa panulat is pwede kang gumamit ng color pen, pentel pen, ball pen, lapis, color pencil. Pwede kang gumamit dito. Ang importante ay makapagsulat lamang ito sa papel na inyong gagamitin. So, ngayon kapag ready na ito, ang materials na inyong gagamitin, ay pwede mo nang umpisahan ang paggawa nito. So, kailangan lang din natin na bago natin ito gagawin is ayun, kailangan na nasa focus tayo. Dahil yun ang pinaka-importante na kailangan nasa focus tayo sa paggawa ng ritual. Kailangan na mula sa ating puso at wala tayong galit sa taong gagawa natin. And ayun, buo ang ating tiwala. So, kapag okay ka na, ready ka na, pwedeng-pwede mo na itong umpisahan sa paggawa nito. So, ang gagawin mo lamang dito is yung pangalan mo at apelyido, so isulat ninyo dito sa papel. So, ayan, isulat ninyo dito sa papel is una yung pangalan mo. Pangalan mo una, tapos palihis, pa-cross. Pa-cross yung pangalan ni target. Kumbaga magko-cross yung pangalan ninyong dalawa. So, yung talagang cross. And, ayun, pangalan mo at apelyido at pa-cross, pangalan mo at apelyido, sorry, pangalan ni target at apelyido. Pagkatapos mong isulat yung pangalan mo at pangalan ni target, ay ikulong mo siya sa simbolo ng heart.
yung inyong dalawang pangalan. So, hindi niyo masyadong makita dahil sobrang napakaliit ng mga sulat. So, ayun. Ayun, pangalan mo at apelyido. At ito yung pangalan at apelyido ni Tarigit Nagpa-Cruz. At ayan, sign of heart, ay nakakulong yung pangalan ninyong dalawa. Nakakulong upang magkakagustuhan kayong sa isa't isa. So, ayun, gawin mo ito na mula sa iyong puso, na buo ang paniniwala, na naniniwala ka sa inyong ginagawa. At kailangan na magaan sa iyong puso habang ginagawa mo ito. At dapat positive ka lang sa paggawa. Huwag na huwag ka talagang mag-isip ng mga negative kapag gumawa ka ng mga ritual. Dahil bawal po talaga yun. Hindi, mahihirapan kang magpagana sa isang ritual kapag may mga negative na nakahalo sa inyong isipan. Dapat po ay laging positive. So, pagkatapos nito, ay... Ayan, sasambitin mo lang ng tatlong beses yung pangalan ni Target at sabihin mong maa-attract ka sa akin at magugustuhan mo ako. Kapag nasulat mo na ito, pangalan niya, apelyado, maa-attract ka sa akin at magugustuhan mo ako. Pagkatapos mong sambitin ang tatlong beses na pangalan na yun, at apelyedo at yung magic words na ating gagamitin, pangalan apelyedo, maa-attract ka sa akin at magugustuhan mo ako. Pagkatapos nun, huwag mong kopiin ang papel na ito. Kung maaari, kung may perfume ka or may mga pabango ka, patakan mo o di kaya sprayhan mo ng isang spray lamang upang mas lalo siyang ma-attract sa inyo. Dahil ang perfume, sa mga hindi nakakaalam, isa yan sa mga makapangyarihan na pangpaakit ng ating mga minamahal. So, kumbaga, magiging mabango tayo para sa kanila. So, huwag muna itong tupiin. Kung may perfume ka, sprayhan mo or patakan mo, pero kung wala ay wag na lang. Ilagay mo ito sa ilalim ng inyong unan. Na ang pagkalagay, huwag yung pataob. Kailangan na, ayan, nakaharap po dapat. Nakaharap, inhayaan ninyo siya doon ng tatlong gabi or araw. And huwag ninyong ipagamit sa iba ang inyong unan. Kung ang inyong target ang makapag-unan nito, ay wala namang problema. Pero ingatan, hindi ito magamit ng iba upang hindi ito mahaluan ng mga negatibo. So, ayun, gawin ito sa araw ng Tuesday or Friday. Dapat mong umpisahan. And ayun, pwede mong gawin sa ibang araw kung katulad ngayon na meron pang buwan, sobrang napakabilog ang buwan, napakaganda ang buwan sa labas, sobrang napakaganda ang sinag. So humiling kayo sa buwan dahil ang buwan isa yan sa mga kapangyarihan at tinutupad din ng ating mga kahilingan. Hilingin ninyo na mula sa inyong puso, taimtim, at matutupad ang inyong mga hinihiling. So pagkatapos ng tatlong araw, ang papel na ito ay sunugin ninyo, at bago ninyo siya sunugin, hilingin ninyo dito na maa-attract ang taong nagugustuhan ninyo. So, ayun po. Salamat, and laging tatandaan ang ating mga ginagawang ritual. Huwag na huwag po nating mamadaliin ang mabilisang talab nito. Hayaan natin at huwag natin ipagsasabi sa ibang tao. Bye-bye everyone. God bless us all.